Sa gitna ng muling pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo, ipinahayag ng World Health Organization na malayo pang matapos ang pandemya. Kaya panawagan ng mga eksperto paigtingin pa ang pagpapatupad ng health protocols at ng bakunahan. May ulat si Mark Fetalco. Limang magkakasunod na linggo nang pataas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat ng World Health Organization, umabot sa mahigit 5.7 million ang mga naitalang COVID-19 cases mula July 4 hanggang July 10. 6% itong mas mataas kumpara sa sinundang linggo. Tinukoy ng Emergency Committee on COVID-19 ng WHO ang mga subvariants ng Omicron gaya ng BA.4 at BA.5 na nagutulak pataas ng mga kaso sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ayon pa kay WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus, nakakaapekto ang malaking pagbaba ng testing at sequencing sa pag-assess ng mga eksperto sa impact ng variants sa transmission. Kaya malinaw aniyang nananatiling isang public health emergency ang COVID-19. I'm concerned that cases of COVID-19 continue to rise, putting further pressure on stretched health systems and health workers, and also concerned about the increasing trend of deaths. New waves of the virus demonstrate again that the COVID-19 is nowhere near over. Para naman sa infectious disease expert na si Dr. Elsa Salvania, malaking tulong ang pagsuot ng mask para manatiling kontrolado ang sitwasyon. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Salvania na may chance pa rin magkaroon ng mga bagong variant na kayang takasan ang mga bakuna. Paliwanag niya, hindi mapipigilan ang virus na mag-mutate lalo kung patuloy ang transmission na maaari pang magtagal kung marami ang hindi pa vaccinated at boosted. Bagamat sa ngayon nananatili naman yung protection against severe disease, napaka-efficient rin kasi nung pag-transmit sa ngayon, lalong-lalo na sa mga bansa na nagtanggal na ng mask. So right now, until we get these updated vaccines, siguro the best thing to do talaga is manatiling ginagamit yung mask para maka-interrupt tayo ng transmission. Dagdag ni Salvania, malaki ang naitulong ng bakuna para mapanatiling mababa ang severe COVID at deaths. Kaugnay niyan, hinikayat ng WHO ang mga gobyerno na i-adjust ang kanilang COVID-19 response batay sa kasalukuyang sitwasyon at paigtingin pa ang pagbabakuna, particular na ang booster. Vaccines have saved millions of lives and it's important for governments to focus on boosting those most at-risk communities, finding the unvaccinated so as to build up the wall of immunity toward the 70% vaccination target. Ang paghihikayat na ito ng WHO ay sa gitna na rin na nakitang pagtaas ng positivity rate sa Metro Manila na ayon sa Okta Research umabot na sa 11.5%. Mark Fetalco para sa Bayan.